kung biglang nag-LDR tayo, mas pipiliin mo bang makipaghiwalay o magstay at ipaglaban ng tayo? Honestly. Ikaw muna. Para sa akin kasi, it depends kung paano ang sitwasyon. Either nag-migrate na kami ng family ko, or either work. Kasi unay muna natin yung nag-migrate. Siguro, maaaring mahirap. Pero eventually naman kasi magagawa pa rin ng way yun. Hindi naman ibig sabihin na porkat nandun na ako, doon ako talaga, di ba? So magagawa naman ng way. Siguro it takes time. Ako honestly, hindi kasi ako niniwala sa LDR. Parang wala pa nakakilala ng LDR na nagtatagal talaga. Well, kasi sa akin, despite of magkaiba kami dun sa point of view namin na ganun, siguro, may mga tao talaga kasi na kayang tiyagain when it comes to relationship kasi. So, yung LDR naman kasi parang sa akin, hindi naman nangangahulugan na hindi na kayo magkikita eh. So, doon din yung matetest yung alternative ways kung tingin nyo sa ganong part of trials malalagpasan nyo. Then yung sa side naman ni Hero na hindi, siguro as a person siya, parang hindi niya kaya yung idea na wala sa tabi yung partner or mahal niya. Pero kung ako tatanungin, siguro ipaglalaban hanggang sa makakaya. Anong mas gusto mo? Lights on o lights off pag matutulog? Lights off, syempre. Syempre ayokong madaming ilaw. Ganun? Ano na nakatulog nun? Sabagay. Ako, lights off din. Pag matutulog? Oo. Kasi mas iba lang yung mood. Diba? Makakatulog na may kaya dim. That will do. Ano mas gusto mo? Mag-sorry agad o bigyan ng oras ang isa't isa pagkatapos ng away? Bigyan ng oras ang isa't isa pagkatapos ng away. Kasi nandun pa kayo sa emosyon nyo eh. So hindi nyo pa iniisip masyado kung ano yung nangyayari. Huwag kayo ayoko magpadala sa emosyon ko. Nung sinabi niya na parang he needs time, nagigets ko yung idea na yun. Kasi parang syempre, di ba, parang nag-away kayo and heated situation yun eh. So supposed to be, parang dapat to lessen the impact, let's say magkaroon pa ng mas malalang outcome kasi syempre parehas kayo may init. So ang tendency niyan, parehas kayong palaban. So syempre, para makontrol yung parang mga bad things na masabi sa isa't isa, mas maganda siguro magkaroon muna ng space para at least tsaka na lang muna mag-usap. Kapag mag-away man tayo, gusto ko muna ng sariling time para isipin ko yung nangyari bago tsaka usapin ulit. Well, ganun din sa akin. Kasi, syempre, parang nainit pa yung mga bagay-bagay. Sa akin, mas maganda na bigyan ng oras. Mahahandle na natin yon na ayusin agad. Kasi, compose na tayo. So, ano mas gusto mo? Meet the parents agad o keep it a secret muna? Ikaw muna. Para sa akin, meet the parents. Agad. Agad-agad talaga. Ako din. Kasi sa akin, syempre, let's say, kailangan ko muna kasi tagay-pakita sa parents mo na makuha yung tiwala nyo. Ako sasabihin ko right away kung ano yung intentions ko. Yun lang, simple lang. Sa buong time na magkasama kami together, never siya naging ganun kaseryosa kausapin. First time ko din kasi narinig si Jericho na ganung sumagot, straight up. Sabihin ko yung intentions. Then, para at least, alam nila na pag if ever magkasama tayo, safe ka. Alam nila ako sa'yo kasama mo. Sa akin din, kasi parang hindi ko mag-gets yung point na kung bakit mo siya ikikipa sa secret kung sigurado ka naman sa desisyon mo. Like, bakit ka papasok or bakit mo mamahalin yung isang tao na diba, ikikip mo yung secret. Sa yellow notebook na yun, makikita mo yung questions na anong mas gusto mo, ganito or ganito. And sa experience na yun, honestly, dito sa activity na to, nagkaroon kami na exchange of deep emotions na never kong in-expect na malalabas ko personally.